Magandang araw po sa inyo mga ka-growers, ka-farmers po natin at ngayon din naman po sa lahat po nanonood po ng aking video. Salamat po at welcome po kayo dito sa aking YouTube channel, ang Calamansi Trivia. Sa araw pong ito mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo yung paraan po kung paano po dadami ang bunga po ng ating calamansi at kung ano po ang paraan para tayo ay kumita. Gusto po ba ninyo mga ka-growers na dumami po ang bunga ng ating calamansi at dumami rin po ang ating kita? Siyempre, sino ba ang may ayaw no na ayaw na kumita ng malaki? Sa calamansi po mga ka-growers, lalo na kung malalaki na po ang calamansi po natin at handa na po yung pamungahin, bibigyan ko po kayo ng mga tips. Mga tips na po pwede po ninyong gawin at pwede rin naman ninyong hindi gawin. Kung meron po kayong sariling diskarte, wala pong problema. Ito po ang diskarte ko po namin dito sa bayan po ng Cabiao sa paraan po ng aming pag-aalaga ng calamansi. Pakikita ko lang po sa inyo ang aking calamansi na mayroon po siyang sunod-sunod po na bunga. Dito po kasi sa ilalim po ng aking calamansi yan, nagtutubig po uli kasi matindi po ang init po ngayon. Kailangan po ng ating calamansi ay busog lagi sa tubig para po yung bunga po niya ay hindi po malaglag. Kasi ang bunga po ng calamansi nalalaglag yan pagka halimbawa kulang po sa tubig. Kaya lagi po nating supply ng tubig ang ating calamansi. Pansinin niyo po mga ka-growers po ang aking alagang calamansi. Makikita po ninyo na marami po itong maliliit po na bunga. Yan po ay para po naman sa ating mahal po na presyo. Kaya mga ka-farmers, ati po mga ka-growers, ang calamansi ko po ay sunod-sunod po ang bunga po nito. Meron po tayong pitasin. Ito, pitasin na po ito. Kung medyo tuminag na po ang calamansi ay pwede na po siyang pitasin kahit medyo pumura. At meron din po tayong pang Marso. Yan size po na ito mga kasambahay o mga ka-farmers, pang March po yan. Ito po, makukuha na rin po yan sa March. Meron din po tayong pang April. Ang pang April po natin, yung pong sinlalaki po ng gamais. Yung mga buko po natin na sinlaki ng mais, yan po ang ating pang April. At yun naman pong ating pang May, ito naman po yung mga gamunggo. Meron tayo yung mga natagtag na na bulaklak nung nakaraang patubig natin noong January. Ito na, gamunggo na po siya. Yan naman po ang ating pang May. At yung ilalabas po na bulaklak po nito, pan-June na. Mga ka-growers, ka-farmers po natin. Kapagka po tayo ay masipag po mag-alagat, dire-diretso ang ating pag-aalagat, papagpababungan itong ating calamansi, hindi po tayo mawawalan po ng income o panggasto sa atin. At meron rin po tayo dyan mga kasambahay po na jackpot. At mamaya po, ituturo ko po sa inyo, papaano ba nagkaroon ng sunod-sunod na buwan na bunga ang ating calamansi. Meron po yan mga kasambahay na technique o tips na ibibigay ko po sa inyo. At kung halimbawa gusto po ninyong gawin, pwede naman. At kung halimbawa meron naman po kayong sariling pamamaraan, wala rin pong problema. Ito po ay share ko po sa inyo para hindi lang naman po ako ang umani kundi bagkus. Pati na rin po ang ating mga bagong magkakalamansi at sasabak sa ganitong negosyo na kailangan ang kalamansi po natin, marami po tayong nakaumang. Mababa man po ang presyo noong isang bunga, pagka yan po ay sunod-sunod, lahat ng presyo po ay ating masasapol, mga ka-farmers. Mga ka-farmers, sa pagkakataong pong ito ay tuturo ko po sa inyo ang technique o paraan kung papaano po ang ating kalamansi ay maging monthly na pinipitasan po natin ng kanyang bunga. At hindi po nawawala ng bunga ang ating calamansi, lalo pa ngayon pong tag-araw. Alam niyo po mga ka-growers, pwede po tayo magpabunga po ng calamansi ng January, February, March, April, May.
Papaano po ang bunga ng kalamansin natin ay mapitas po ng buwan po ng January? Gayun din po ang buwan ng February, ng March, ng April, pati na rin po ng May. Ito po ang ibigay ko po sa inyong tips, lalo na doon po sa ating meron na pong kalamansi at gusto po natin pamungahin. At doon naman po sa mga may bagong tanim na kalamansi, ito po ang paraan. Yung pong bagyong tisoy, naaalala po ninyo mga ka-growers? Umulan po noon, laganap ang ulan po natin. Signal number 2 dito po sa atin sa Central Luzon. Ang ginawa ko po doon mga ka-farmers, sinabugan ko po ng fertilizer ang aking kalamansi. Hindi po namulaklak ng marami pero meron po siyang bulaklak. Yung pong sabog po ng bagyong tisoy, buwan po ng Disyembre, ang ani po noon mga ka-farmers ay March and April. Doon po sa March and April po na yan, mga ka-farmers ay bibihira pong magmura ang kalamansi. Yan po ang mataas na presyo. Ang March, April, yun. Kaya papunta na po tayo sa March at papunta na rin tayo sa April. Kaya kung nag-alaga po kayo, nagsabog po kayo ng pataba ng buwan po ng Disyembre, ay inalagaan po natin na maayos at maganda. Meron kang mga bunga na pang Marso tsaka po pang Abril. May pag-asa po tayong dumapat. Ngayon naman po ang buwan po ng Pebrero. Itong Pebrero po na ito na mababa po ang kalamansi. Yan po ay alaga pa rin po ng ulan. Bagamat marami po mga nag-alaga at nag-spray din kasi bulaklak po yan ng October. October, November. Kaya ang kalamansi po mga ka-growers ay mula po doon sa pagpa-abono po natin hanggang pagpatubig ay bibilang po tayo ng almost 4 na buwan para po natin ito mapitasan. At walimbawa ay lumagpas ng 4 na buwan, diyan na po nagkakaroon ng dilaw na ang ating mga kalamansi, mga ka-growers. Kaya gusto po ninyong tumarget ng buwan po ng April, ang ating sabog ng pataba, buwan po ng December. Sa buwan po ng December, pag bulaklak po noon, pagkapatubig, sabayan na po natin yan ng pag-i-spray. Gusto po ninyo na meron rin po tayong pang May. Kaya po nitong nakaraan, nagsabog po ng pataba ang ating po maraming mga ka-growers buwan po ng Pebrero o katapusan ng January. Kaya magiging ani po niyan mga ka-farmers ka-growers po natin, ang ani niyan ay buwan po ng Mayo. Ngayon sa aking pong kalamansin na pinakita ko po sa inyo, sunod-sunod po ang bunga po noon. Meron akong pang March, meron akong pang April, meron din akong pang May. Meron din ako ngayon mga pang-Pebrero. Pero bakit gano'n nagkasunod-sunod? Kasi tuloy-tuloy po ang aking alaga. Dahil ang kalamansi po, pagkayan po ay inalagaan, pinatubigan, kada tubig mo ng kada tubig yan, lalabasan ng bulaklak. Pag nilabasan po ng bulaklak ang ating pong kalamansi, kailangan pong agapan nyo po lagi ng ating spray. Kaya halimbawa po, mga ka-growers, meron po kayong gamot na hiyang po sa inyo na maganda ang nagiging bunga at buko at walang sira. Tuloy nyo lang po ang pag-i-spray. Halimbawa, ang presyo po ng Pebrero po ay mababa ang presyo. Mababa po siya. Yung lahat po ng mga nagpabunga ng Pebrero, medyo nalugi yung ilan po dyan. Pero yung nagdiretso po ng alaga, mga ka-farmers, hindi po sila malulugi. Bakit? May pambawi sila. Meron silang pambuwan ng Marso. Gaya na sa akin, meron akong pang Marso, meron din po akong pang Abril. Kaya lahat po ng presyo tatamaan po ninyo. Basta't masipag lang po tayo mag-alaga. Ang kailangan po kasi natin mga ka-farmers yung ating pong kalamansi, tuloy-tuloy po ang pag-aalaga po nito. Kumisang kasi sa ating mga ka-growers, nagpabunga po sila ng marami, mag-i-spray. Misan may bilang pa sila 10 spray tapos hihintuan na. Dito po sa akin, sa amin, ang spray ko po, hindi po pang 10 lang napasok. Kundi bagkos, mag-uumpisa po ako na mag-spray buwan po ng October, November, December, January, February, March. Mahihinto lang po ang aking pag-spray mga buwan na po ng April. Siguro mga kalahati ang buwan ng April. Ganun ang dire-diretso ko pong alaga. Kaya na magkakaroon po kayo ng marami pong bunga na sunod-sunod, dire-diretso lang po mga ka-farmers po natin ang inyo pong pag-i-spray, ang inyo pong pagpapatubig. Dahil sa
tindi po ng init po ngayon, ano, kabuuan po ng April, tsaka po itong papasok ng March, ay po pwede pong malaglag po ang bunga ninyong kalamansi. Kaya sinusuplayan po lagi yan ng ating patubig. Kaya yun po ang technique, mga ka-farmers, ka-growers. Kung gusto po natin na maging monthly ang inyo pong income, tuloy ang ating pag-aalaga. Huwag po tayong hihinto po sa pag-aalaga at sa pag-i-spray. Ngayon po, yung pagsabog po na pataba, sa akin isang beses ko lang po sinabugan, ito pong nakaraang December. Kada tubig po ninyo ng tubig yan, namumulaklak yan, lalo kung medyo natigan ng konti, ang mahalaga po dyan, alagaan nyo po ng spray at nang po ng gamot. At gayon din po ang ating mga foliar. Kada spray ninyo, ano, maglagay po kayo ng foliar. Marami naman pong klase ng foliar po dyan sa Agri Supply. Maganda po kasi yun sa mga dahon, pati na rin po doon sa bunga ng ating kalamansi. Kaya yan po mga ka-farmers, ka-growers, ang tips na aking mga binigay po sa inyo para po dito sa ating kalamansi trivia. Kaya ako po ngayon, mag-aabang na lang po ako ng mga presyo na darating, kung ano po yung mataas, kahit mababa. Sanay po tayo dyan mga ka-farmers, maging sa mababa at sa mataas po ang presyo, magkakasama po tayo mga magkakalamansi. At minsan pa, ako po si Kuya Berhel Bunag na nagsasabi, mag-aral, magsipag na mabuti upang ang ani ay dumami. Magandang araw, paalam na po sa inyo. Bye-bye, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.